Ecclesiastes 5:13-14. I have seen something terribly unfair. People get rich, but it does them no good. Suddenly they lose everything in a bad business deal, then have nothing left to leave for their children. Napakatalino ni Solomon at nangolekta pa siya ng katalinuhan ng iba pang mahuhusay na mag-isip at ipinamanan niya sa atin ang Book of Ecclesiastes. Maraming katalinuhan, karunungan na mapapakinabangan sa pang-araw-araw na buhay. At sabi niya, meron ako nakitang isang bagay na lubhang nakakabahala kasi may mga taong yumayaman pero hindi nakakabuti sa kanila. Dahil sa kabila ng kanilang pagsisikap, bigla na lang silang bumabagsak, nalulugi, at wala man lang silang naiiwang maipamana sa kanilang mga anak. Ano ang mensahe nito at ng iba pang mga bahagi ng karunungan para sa atin? Diversify. Kailangan hindi lang sa isa nakatuon ang ating interes, marami tayong itinatanim. Panginoon, salamat po dahil may mga karunungan kayong ginawang available to us because of the Bible. Teach us, Lord, to learn from the wisdom of ancient people and give us the wisdom to apply in our contemporary setting the wisdom of the ages. Turuan niyo kami, buksan na aming isip upang lalong maging makabuluhan at mabunga ang aming mga buhay sa iyong ikaluluwalhati at sa amin na maikagiginhawa. We ask you to be our speaker. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami, Panginoon, paging dapating tumanggap ng inyong kaliwanagan. Kayo ang mangusap at mangaral. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Binibigyang kahulugan ang word na diversify as to change something so that it has more different kinds of people or things. Ang pag-diversify ay pagbabago sa mga bagay-bagay para lalong maraming maging mga kasaling bagay-bagay o mga tao sa kanilang formula at hindi lang maging iisa. Sa John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. It is the will of Jesus that we have a full spiritual, physical, emotional, and material life. Kaya maraming katuruan si Jesus tungkol sa pamumuhunan at pagmumuhunan ng mabuti para magtubo, kumita, at maging masagana. Ecclesiastes 11 verse 2, put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you're going to have in this world. Isang napaka-praktikal na turo na kung tayo dahil mumuhunan, ay huwag sa isa lamang na negosyo, huwag sa isa lamang na gawain, kundi ito ay paghati-hatiin sa iba't ibang mga pamumuhunan kasi hindi mo alam kung alin doon ang sasagana, alin doon ang aabutan daw ng malas. Maraming mga conservative Christians na tatakot sa word na yan, pero yan talagang ideya sa maraming teaching sa Bible. Meron talaga mga bagay na hindi mo malaman kung bakit. Ginawa mo naman ang tama, ginawa mo lahat ng mabuti, pero hindi pa rin naging maganda ang bunga. Sabi ni Solomon, time and chance happens to all, or we all have our share of bad luck. Nangyayari. Kaya hindi mo pwedeng iasa ang lahat-lahat ng iyong hanap buhay sa isang pinagkukunan lamang. Kaya napakarami mga tao ang bigla-bigla naghihirap kung yung padre de pamilya ay biglang sumakabilang buhay. O kaya yung kaisa-isang nilang negosyo ay nasunog o biglang nalugi dahil wala silang ibang inaasahan. Kumbaga ang mga bahay natin, at least apat ang poste, apat ang haligi, kasi para stable. Halangan namang isa lang o dalawa. Para matibay, marami kang tukod. Marami kang inaasahan at maraming suporta na pwedeng pagkuhanan. Ecclesiastes 11:2, be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. Maging mapagbigay daw at magbigay sa marami, hindi lang sa isa. Sa 7 hanggang 8, ating bigyan, tulungan, kasi sabi, hindi mo alam kung paano at kung kailan darating ang mga dagok ng buhay. You do not know which project
disaster might strike, and you don't know how disaster might strike. Isang tao lang ginawan mo ng mabuti. Sa kanya ka lang nagmahal, sa kanya mo inilagay ang lahat-lahat. Tapos bigla kang iniwan o bigla siyang sumakabilang buhay, paano ka na? Isa lang ang iyong pinakisamahan, isa lang ang binigyan mo ng halaga, paano na pag nawala yun? Isa lamang ang negosyo na at pinagtuunan mo ng pansin, paano kung biglang hindi na uso yung negosyo mo? Lalo ngayon sa mga panahon ito, very fast changing ang technology, maraming mga bagay, biglang napapalit na lang ng technology, paano ang iyong hanap buhay? Sabi nga ng matatanda, do not put all of your eggs in one basket. Hindi mabuti na ang lahat ng itlog mo ilagay mo lamang sa isang basket kasi baka malaglag yung basket na yon, matapakan ng iba, durog lahat ang iniingatan mo ang itlog. Kailangan hiwa-hiwalay ang pinaglalagyan kasi hindi mo alam kung saan dadapo ang dago ng kapalaran. Sabi naman ng mga kabataan ngayon, do not put all of your files in one hard drive. Have a backup. Kasi hindi mo alam kung may mangyayari dyan o anuman. In other words, do not invest all of your resources in just one enterprise. Hindi lahat ay ilalagak sa isang hanap buhay, sa isang negosyo, sa isang proyekto. At yan ang ating binasa kaninang verse, ang ating balikan, Ecclesiastes 5:13-14. I have seen something terribly unfair. People get rich, but it does them no good. Suddenly, they lose everything in a bad business deal. Then they have nothing to leave for their children. Pagka iisa lang ang pinagkukunan, delikado. Dahil hindi mo alam kung yun ay biglang maglalaho. Ecclesiastes 11:1-2. Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Different versions have different ways of enhancing the beauty of the verses. As sabi ng New International Version, mangalakal ka. Itinda mo, ipadala mo ang iyong mga kalakal sa iba't ibang mga lugar para pagdating ng araw ay may bumalik sa iyong tubo. Mamuhunan ka sa 7, mga 8 iba't ibang uri ng negosyo kasi hindi mo alam kung paano darating ang dilubyo at kung paano darating ang pagpapala. Kung alin sa iyong mga pinamumuhunanan ang mananagana at alin ang maghihirap. Sa Ecclesiastes 11:2, na ibang version, the GNT, put your investments in several places, many places even. Because you do not know, never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Lahat yan ang sinasabi lang, you should invest in diverse places, in diverse ventures. Tendency kasi ng iba, pagka umuunlad ang isang negosyo, ang lahat ilagay na doon. Lahat ng pera, lahat ng puhunan, lahat na. At ganun din yung mga na-scam. Pagka may nagsabi sa'yo, sumali tayo dito sa pyramiding na ito, sumali tayo dito sa kung ano man na gimmick na ito, mag-i-invest ka ng konti. In 1 week, malaki ang tubo. So, mararamdaman mo nga, uy, nag-invest ako ng 1,000, naging 1,005 agad. So ngayon, hahanapin mo lahat ng 1,000 mo, ilalagay mo doon dahil nagiging 5,000 agad. Hanggang mamaya, bahay mo, isasangla mo na, lupa, ibebenta, pati alahas, pati mga kamag-anak, lahat ang pera nyo, ilalagay nyo doon dahil kumikita. Tapos biglang pagpunta nyo doon sa opisina nung nagpapasweldo, wala na, tumakbo na. Kasi inilagay mo na lahat dahil nakatikim ka ng kita. Napakalinaw, kung bubuksan lang natin ang Biblia, ay napakaraming guidance sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ko mo kumikita yan at ginaganahan ka, ilalagay mo na lahat-lahat. Kasi sa isang iglap, pwedeng maiba ang lahat. James 4:13-14, you should know better than to say, today or tomorrow we will go to the city. We will do business there for a year and make a lot of money. What do you know about tomorrow? Hindi ibig sabihin na huwag nang mamuhunan, huwag nang magnegosyo, pero magdahan-dahan
at huwag ilagay ang lahat-lahat sa isang project lamang. Kasi sabi nga ng James, ano naman ang alam mo tungkol sa darating na panahon? Alam mo ba mangyayari bukas? Ganon ka kasigurado? Kung kumita ka ngayon dyan sa in-invest mo, tiyak ka ba nakikita ka pa next week, next month? Siyempre, sa simula, pagaganahin ka muna. Hanggang mahumaling ka at ilagay mo na ang lahat-lahat at itaya mo ang lahat-lahat. Ang mangyayari, pagkaya na biglang nalugi, walang matitira sa'yo. Maraming halimbawa sa Biblia ng diversification. Si Solomon, napakagaling dyan. Ecclesiastes 2:4-8. I did some great things. I built houses and planted vineyards. I had flower gardens and orchards full of fruit trees. And I had pools where I could get water for the trees. I owned slaves, and their sons and daughters became my slaves. I had more sheep and goats than anyone who had ever lived in Jerusalem. Foreign rulers brought me silver, gold, and precious treasures. Napakatalino nito yung Solomon na yung ibinigay sa kanyang kayamanan ay napadoble-doble pa niya ng higit-higit. Sabi niya, marami akong ginawa mga magagaling na mga bagay, nagtanim ako ng mga halamanan. Pero hindi lang yun. Naghukay ako ng mga lupa, pinuno ko ng mga tubig, meron akong mga reservoir para hindi lamang nakaasa ako sa ulan, meron akong nakareserbang tubig para yung investment ko sa itinanim ko ay hindi biglang maglalaho pagka nagkaroon ng tagtuyot. Meron siya mga fallback. Sabi niya, nagpaparami ako kahit ng mga alipin na, alam niya naman nung araw, ang alipin ay pag-aari ng kanilang mga Panginoon. Sabi niya, at pati ang kanilang mga anak ay nagiging akin din, dumami ang lahat ng akin tinatangkilik, maging mga tupa, mga baka, at kung ano pa. Dahil siya, hindi lang niya inilagay ang kanyang runong at investment sa isang bagay. The teacher invested his wealth in various economic resources that could increase his wealth even more. Yung babae ng Proverbs 31 na hinahangaan ng lahat ng panahon, kung paano siya i-describe her with her own hands, she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She knows how to buy land and how to plant a vineyard. So siya ay napakahusay maghanap buhay, nakakatahi siya, nakakagawa siya ng mga damit, ibinebenta niya, nangangalakal siya ng mga pagkain, kung saan maraming pagkain, bibilin niya, ititinda niya sa lugar na konti lang ang pagkain. Marunong siyang mamili ng bibiling lupa at marunong din siyang magsaka. Hindi lang siya bilin ng lupa at sa katiwangwang. Yung binibili niya, tinataniman niya, pinagsasakahan niya. She knows how to buy or sell. She makes clothes to sell to the shop owners. She is cheerful about the future. Other versions say, she could laugh at the days to come. Positive ang pananaw niya sa kinabukasan, hindi negative. Hindi siya takot dahil marami siyang investments. Malugi man siya dito sa isa, marami pang iba na pwede niyang asahan, marami pang pwede siyang magawa. Hindi siya tumitigil at nagiging kontento sa isa lamang na pinagkakakitaan. Kahit saan siya sumuling, may kinikita. So, do not invest all of your love in just one object. So do not invest all of your money in just one project. At kasama rin sa diversification, mga kapatid, is do not love just one person or one thing or one project. Love and invest in more than just one person. Huwag tayong madaya na isa lang ang minamahal mo, isa lang ang pinag-uukulan mo ng lahat-lahat, at baliwala na ang lahat ng ibang tao. Luke 10:27, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Yes, napakaganda to love God. Pero ang turo, hindi lang Diyos. Love God and people. Napakarami mga tao, pag naging relihiyoso, nagiging bulag na. Kung ano man ang pagtingin nila, kung paano nila iibigin ng Diyos, eh hindi nila iniibig ang kapwa. Marami pa nga, habang nagiging relihiyoso, lalong nagiging malupit sa kapwa, mapaghusga, mapagmataas, self-righteous. So, Diyos lang ang minahal, baluktot pa ang paraan ng pagmamahal,
at wala nang minahal na kapwa-tao. Marami mga tao nagiging relihiyoso tapos pinapabayaan ang pamilya nila. Laging nasa relihiyon, hindi malang magsaing, hindi maglaba, pinakinalimutan ang mga duties nila. Nung nahumaling sila sa mga religious membership, mga religious activities, ayaw na magbayad ng mga utang, hindi na nila pinapabayaan na nila ang kanilang mga ibang tungkulin at puro yun nalang relihiyon ang inatupag. Sabi, love God and love people. At kung ikaw isang family person, hindi excuse na napaka-active mo sa church at pinapabayaan mo na ang mga trabaho mo sa bahay, ang mga tungkulin mo sa iyong mga mahal sa buhay. Dapat sabay, malaki ang ibinigay ng Diyos na puso sa atin na kaya nating magmahal sa Diyos at sa tao sabay. Hindi pwedeng isa lang. Katulad sa mga pamilya, ang dami-daming anak, may isang paborito. Merong isa na lagi na lang yun ang binibigyan ng mabuti, ng maganda, ginagawa ng mabuti. Katulad na lamang ng mga tao na sa pamilya mismo nila, sa Biblia, ang dami-dami nila pagkukulang sa kapwa. Genesis 27:38, matapos ibigay ni Isaac ang kanyang pagpapala doon sa isang anak na nandaya sa kanya, sabi ng anak niyang panganay, Father, Esau asked, don't you have more than one blessing? You can surely give me a blessing too. Then Esau started crying again. Marami mga dysfunctional families sa Bible. Hindi natin dapat kopyahin ang mga ginawa nila. Dapat tayong matuto sa kanilang mga pagkakamali. Hindi ko mo Bible character sila, eh dapat na silang tularan. Katulad ng pamilyang ito, that practice favoritism. Yung tatay, paborito yung anak na panganay. Yung nanay, paborito yung anak na bunso. Naglalaban ng tuloy yung magkapatid, nag-aagawa ng blessing, nag-aagawa ng favor. Magulang ka, lima ang anak mo, mahalin mo lahat, hindi isa lang. Tatlo yung anak mo, hindi may paborito ka pa, kinakalimutan mo yung dalawa. Bakit? Saan pagaling yung anak mo na hindi mo paborito? Di ba sa'yo rin? Dugo ng yung dugo, laman ng yung laman? Hindi dapat na isa lang ang minamahal mo. Meron namang mga magulang, nung nagkaanak, yung anak talaga mahal, kinalimutan na yung asawa. Puro anak na lang. Nagkukutsabaan pa ang mag-ina para lokohin yung tatay. Lahat ng mga yan, masasamang gawa. Hindi dapat ginagawa ng mga nananalig sa Diyos. Malaki ang puso natin dahil tayo inilikha sa wangis ng Diyos. Marami tayong pwedeng sabay-sabay na mahalin. Ngayon, hindi naman yan tungkol sa maraming asawa. Dapat pag may asawa ka, eh, doon ka na lamang mag-focus ang pagmamahal na pang-asawa. Pero may pagmamahal ka pa na pang-magulang. May mga tao pagka nag-asawa, lalo mga lalaki, nalilimutan na ang magulang, yung asawa na lang na sinisinta, yung asawa na lang ang binibigyan, inaalala, nalilimutan na yung nanay, nalilimutan yung tatay, tuwang-tuwa naman yung asawang babae. Dapat kung yung sarili mo ang asawang lalaki ang nakakalimot sa nanay niya, ikaw pa, wife, ang magpaalala, huy, dalawin natin ang nanay. Hindi yung kung makakahalata ka, mister, sa birthday ng mga biyanan mo, lagi kayong present, pero sa birthday ng mga magulang mo, hindi kayo nakakapunta. Makahalata ka pag laging ganon. Kasi maraming mga asawang babae, minamaniobra ang lalaki na hindi makapunta doon sa mga event ng sarili niyang pamilya, pero sa pamilya ng babae, present sila lagi. That is evil. Dapat yung pinanggalingan ng asawa mo na pamilya, mahalin mo na yun, hindi sosolohin mo na siya. So, love a person and other persons. So, love your wife and your mother. Sabay. Love your husband and your mother-in-law. Sabay. Love your son and your daughter-in-law. Love your child and your other children. Love your career, love a thing, and love people. Love your church and love your school and love your work. Huwag niyong nineneglect yung isa para sa isa. Pwede niyong balansihin yan. Hindi yung papabayaan mo na yung school dahil nasa youth ministry ka. Pwedeng sabay yan. Time management lang. Huwag papabayaan na yung paghahanap buhay dahil lang may ministry ka sa church. Pwedeng sabay yan. Yung minsan naman kasi ginagawa lang nating excuse sa katamaran na hindi na natin binibigyan ng oras yung iba dahil meron lang tayong paboritong gustong gawin. Pero dapat pare-pareho. Binigyan tayo ng 7 isang linggo, 6 pagtrabaho, 1 pang pahinga. Sapat yun para gawin ang lahat. Malaki ang pusong bigay ng may likha, kasya ang maraming pagmamahal.
Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. So, kasama na dyan, associate with people of any and all social positions. Huwag kang nakikisama lamang at nakikisalamuha doon sa gusto mong social class, economic class. Ang turo sa atin, tayo dapat nakikisalamuha, nakikipagmabutihan sa lahat ng uri ng tao, iba-iba man ang sitwasyon nila sa financial o sa social o educational background. Even Jesus fellowship with so-called tax collectors and sinners. So, dahil marami tayong dapat pagtuunan ng ating lakas at pansin, do not invest all of your brain in just one idea. Do not listen to only one teacher. Do not listen to only one teaching. Do not listen to brainwashing. At madalas, ganito ang nangyayari sa mga grupong relihiyoso. Pag naging miyembro ka ng isang grupong gusto kang i-brainwash, pinagbabawalan ka ng makinig sa iba. Pinagbabawalan ka ng magbukas ng iyong isip. Pinagbabawalan ka pang magbasa ng Biblia at mag-aral mag-isa. Kailangan laging may nagdidikta sa iyo kung ano ang dapat mong kuhaning kahulugan. Kinokontrol ang iyong utak. Dapat malawak ang utak. At kahit ano pang ating pinaniniwalaan na A, bigyan din natin ng pagkakataon yung kabaligtaran nito na B, dinggin man lang natin ang argumento para makapag-isip tayong mabuti. Hindi pagka merong nagsumbong sa'yo, kampi ka na agad sa kanya, galit ka na agad sa kagalit niya, isang panig pa lang ang iyong nadidinig. Huwag ko mo, kinalakihan mo na ang isang paniniwala, kakamatayan mo na. Pwede mong palitan ng iyong paniniwala, palitan ng iyong kaalaman sa pamamagitan pananaliksik at pag-aaral. Hindi ko mo minaituro sa iyong nanay mo na isang paraan ng paggigisa, hindi ka na mag-aaral ng ibang styles. Maraming styles. Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Marami raw plano ang nabibigo dahil kulang sa magagandang payo. Pero kung maraming mahuhusay magpayo, nagtatagumpay ang anumang gawain. Kailangan bukas ang ating isip na makinig sa iba. Hindi tayo maging tamad na nakatasanayan na natin yun. Ayaw na nating ma-challenge, ayaw na nating maiba. Truth will always stand the test. Huwag tayong matakot na magbukas ng isip. Ecclesiastes 1:13 to 14, I apply my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. I have seen all the things that are done under the sun. Kaya naman napakatalino ni Solomon. Hindi siya nangimi na magbuklat ng mga karunungang dati tago. Hindi siya nangimi na tumingin sa mga bagay na ditining na ng iba. Hindi siya nag-alinlangan na mag-aral ang mga bagay na hindi niya dating alam. At hindi naman ibig sabihin noon, lahat ng natutunan niya, kinopya niya at ginawa niya sa buhay niya. Pero nalaman niya sa kanyang isip para magkaroon siya ng kakayahang mamili kung alin ang mas tama, alin ang mas mabuti o kung paano gagawa ng kombinasyon sa mga iba't iba niyang alam para makabuo ng mga pamantayan sa buhay na makabubuti sa kanya at sa kanyang mga nasasakop. Hindi siya nagpalimit sa isa lamang na pananaw. Kaya napaka-importante na bukas ang ating isip. Alam niyo kung bakit marami sa mga malalayong nayon, sa malalayong probinsya, conservative, tapos yung mga nasa city, mas progressive. Kasi yung mga nasa city, mas maraming nadidinig, mas maraming nakakausap, mas maraming mga katunggali, o kaya ay kasang-ayon ang kanilang pag-iisip, kaya mas bumubukas ang kanilang isip sa maraming bagay. Pero yung nado ka sa malayong liblib na nayon, ang kausap mo lang, lola mo, lolo mo, at saka ang aso, ano sa palagay mo? Lalaki yung utak mo doon? Kailangan marami kang nakakausap. Kahit hindi mo gusto kausap, pagtsagaan mo. Sabi nga ng Desiderata, even the dull and the ignorant, they too have their story. In the marketplace of ideas, you must be willing to lay down your idea, to be criticized by others, to be critiqued, to be improved, and you must be willing to learn from others. Kaya ang mga progreso ay nasa mga lungsod.
Ang backwardness nasa mga luwang, mga dulo-dulong mga kalayunan kasi kulang ang kausap. Marami mga tao tumanda, wala man lang bagong alam. Yung mga dati niyang mga pamahiin pa rin niya. Yung mga dati niyang takot pa rin niya. Yung dati niyang bias pa rin. Kasi walang nakakausap. At lalong-lalo kung napangasawa mo, higit lalong konti ang alam tungkol sa'yo, ikaw na lang lagi ang amo, ikaw lagi ang nasusunod, ikaw lagi ang bida, tapos wala ka nang nadidinig na iba, wala nang tumutulig sa'yo, wala nang nagtutuwid sa'yo, sa palagay mo, lalaki ang iyong utak. Pag laging sa argumento, ikaw ang panalo, dahil ikaw yung matanda, dahil ikaw itong naggumastos sa kanila, ikaw lagi ang masusunod, sa palagay mo, ulad ang iyong isip. Kailangan lagi tayo handa na ang ating mga iniisip, ang ating mga estilo, ang ating mga gawain ay suriin ng iba na hindi tayo namemersonal, hindi tayo nasasaktan. Kung mas maganda yung ideya niya, edi ating tanggapin. O kaya, tanggapin natin yung kalahati, isama natin sa dati nating ideya, lumalaki ang ating isip. Kung merong dapat laki ng laki, yan ang ating isip. Si Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and men. Even Jesus grew in wisdom. Hindi na sa kanya na agad lahat-lahat, kundi sa kanyang panunuri, pananalangin, pag-aaral, pananaliksik, pag-observe sa human nature, sabi sa Bible, Jesus grew in wisdom. And we should grow in wisdom. At ang nang lumalaki lamang ay yung handa na iwan yung kinakalakhan niya. Kung ayaw mong iwan ang yung maliit na sapatos, kailangan patatilihin mong maliit ang yung paa. Kung ayaw mong iwan ang dati mo nang alam, dapat panatilihin mong maliit ang iyong utak. Dapat binabago ang ating pag-iisip. Nakikinig tayo sa mga bihasa, sa mga maalam, sa mga may karanasan, sa mga nag-aaral at maging hindi nag-aaral, marami rin karunungan yun, pero dapat willing kang makinig. Hindi may sinasabi pala yung kapwa, ay ako, ayoko niyan, ako, hindi ako nakikinig sa mga ganyan. Ganyan agad ang attitude mo. Mga dramang bukid na hindi tuloy lalaki ang isip. Kailangan lagi tayong handa na mag-isip. At sabi sa Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows, your work might pay off and your seeds might produce. Sabi, matapos kang magtanim sa umaga, huwag kang makontentong may naitanim ka na at magpapabanjing-banjing ka na, kaparelax-relax ka na. Patuloy ka pang gumawa ng iba, magtanim ka pa ng iba, mag-invest ka sa iba, may gawin kang iba, kasi hindi mo naman alam kung yung itinanim mo lalaki at magbubunga. Huwag kang magpakasigurado. Kaya may konti ka nang nagawang tama sa simula, huwag kang tumigil ng kagagawa ng iba pang mga tama para mas malaki ang chances na ikaw ay tumubo, na ikaw ay sumagana. Ganon din sa pag-aaral, mga kapatid. Hindi ko mo natapos ka na ng kolehiyo, titigil ka na magbasa na ng libro, titigil ka na mag-aaral. Kailangan, aral ka pa ng aral ng aral dahil mula nung natapos ka nung 1931, marami ng bagong karunungan na nadiskubre. Kung ang alam mo lang ay yung alam nung 1931, eh para ka matanda sa punso. Kailangan nadadagdagan ng alam. Walang tigil ang pag-aaral. Kawawa ang mga tagasunod ng sino mang pinuno na hindi nag-aaral. At hindi patuloy na nag-aaral. Kasi patuloy at patuloy lang niyang i-recycle yung mga lumang laman ng utak niya dahil hindi lumalaki ang utak. Kailangan nag-aaral ang tao kahit ano. At ang daming napag-aaralan ngayon. Huwag kang umaasa sa konti mo nagawa na noon. Gumawa ka pa ng marami. Kung may nagawa ka ng mabuti sa pamilya mo noong araw, huwag mong asahan ngayon na buong buhay ipe-pension ka na ng buong angkan mo dahil may nagawa ka sa kanilang mabuti noong araw, noong unang panahon. Baka ang tagal-tagal na nga nilang nakabawi sa nagawa mo sa kanila eh. Baka tumubo ka na ng sobra-sobra sa konti mo nagawa. Keep doing good. Habang kaya ng ating katawan, huwag tayong tumigil sa pagtatanim ng mabuti. Kasi hindi mo naman alam kung hahaba ang buhay mo at dadami ka pa na kakailanganin konsumuhin. Tapos aasa ka sa napakakunti mong nagawa nung araw, sasandalan mo sa napakahaba mong buhay pala. Kailangan hindi tumitigil ng paghahanap buhay hanggang kaya ng katawan, hindi tumitigil ng pagtatanim. It is wise to consider alternatives. Plant in the morning and keep working until dark. Yan ang sinabi sa atin na Ecclesiastes 11:6. Do not invest all of your life in just one philosophy. One idea, one belief.
marami sa ating mga namana na relihiyon, namana na paniniwala, hindi naman natin talaga pinili eh, minana lang natin. Hindi naman natin inisip na tanggapin, lumaki na lang tayo talagang isinaksak na sa ating utak yon. Dapat dumadating tayo sa panahon na sinusuri natin ang lahat ng pinaniwalaan natin at tinanggap nung araw nang hindi pa tayo nag-iisip. At ngayon nag-iisip na tayo, suriin natin kung patuloy pa rin natin tatanggapin o itatapon na natin o may ititira tayong kalahati at dadagdagan ng ibang bagong kalahati. Dapat nanunuri tayo. May mga tao, sarado ang isip. Yayayain mo, halika, mag-Bible study tayo. Ay, ayoko. Ano mo naman ako? Serrado, dekandado. Ipinagmamalaki na nakasara ang utak nila. Ano mang bagay na lagi nakasara, mapapanis. Kailangan nahahanginan ng saliwa, natatapunan ng liwanag. Dapat patuloy tayong nag-aaral at nanunuri. Hindi ko mo may relihiyon ka na doon ka ipinanganak, doon ka na mamamatay. Dahil hindi mo naman pinili yun eh, namana mo lang yun. Hindi rin pinili ng magulang mo, baka namana din niya. Kaya kailangan dumadating ang punto na marunong ka na mag-isip, nanunuri ka, ito nga ba talaga ang gusto kong paniwalaan? Ito nga ba talaga ang kinagislang ko na papayag na akong dito na rin ako mamatay? O ngayong meron na akong alam at karunungan ay pwede ko itong palitan? Pwede kong improvein? Sa pag-iisip mga kapatid, huwag serado de candado, dapat open. Kahit yung paniniwala mo para bang na-challenge, kung talagang matibay ang pinaniniwalaan mo, kahit anong challenge ang dumating dyan, tatayo pa rin yan. Pero kung natumba, nung minsan lamang na sinuri, hindi pa salamat ka natumba agad, nabisto mo na wala palang kwenta, at yumakap ka ng mas matibay at mas tama. Huwag dogmatic. Huwag na lagi na lang yung pinaniniwalaan mong yung igigiit. Dapat willing ka rin na makinig sa pinaniniwalaan ng iba at matapos mong manuri, manalangin, tsaka ka pumili kung sa katatayo. At huwag fanatic. Pag pinaniwalaan mo na, bulag ka na sa lahat ng ibang bagay. Mga tao, lalo sa politics, usually fanatics. Pag napili mo na kung sino yung kandidato mo, kahit ano pang marinig mong negative sa kanya, siya pa rin. At kung anong positive sa kalaban, ayaw mo na kasi nakapili ka na. Naging fanatic ka na. Tumitigil ka ng manuri. Ganon din sa kadalasan sa relihiyon. Ganon din kadalasan sa mga choices ng pagkain. Ay, ayaw ka ng ganyan. Ayaw ka ng maanghang. Baka naman nadala ka lang noon dahil sobrang anghang ng nakain mo, pero di mo subukan yung maanghang-anghang lamang. Baka may namimiss kang masarap na pagkain. Dahil ang sinasabi mo, ayaw ka ng may gata. Ayaw ka ng ganito. Ayaw ka ng ganon. Sino may sabi sa'yo ayaw mo yon? Isang karanasan na nadala ka, na nagsara ka na ng isip dahil lang sa isang karanasan. Dapat patuloy at patuloy nating tinitingnan kung meron tayong dapat baguhin sa ating pananaw. At huwag tayong maging extremist. Lagi na lamang Republican ka ba o Democrat? Lagi na lamang left ka ba o right? Red ka ba o yellow? Hindi lang ganun ang buhay. Maraming colors in between. Maraming shades in between. Huwag natin gagawing extreme ang sarili natin na merong label. Conservative ako. Ay, naku, ako hindi. Ako ay progressive. Laging there's a little bit of conservatism in us and there's a little bit of progressiveness in us. Walang taong extremely on the left or on the right. Maging sa mga ideya. Ecclesiastes 7:18, pag daw may magkatunggaling ideya, it is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Huwag laging extreme left or extreme right, extreme up or extreme down. Timplado tayo dapat. Especially in theological and religious extremes, political extremes, nagiging cardboard ang ating isip, nagiging two-dimensional, length and width lang, at walang depth, pag tayo ay extremist. 1 Corinthians 14:15, maging sa speaking in tongues at maging sa magiging in control of what you're saying, sabi ni Paul, then what should I do? There are times when I should pray with my spirit and times when I should pray with my mind. Sometimes I should sing with my spirit and at other times I would sing with my mind. Ito yung pagtatalo kong, will I speak in tongues that I do not understand? But the Spirit leads me according to the claims of many? Or will I never speak in a tongue I don't understand because I want to be always in mental and intellectual control of what is happening?
Sabi ni Paul, hindi mo naman kailangan maging extremist na anti-tang or pro-tang. Hindi mo naman kailangan maging extremist na ayaw mo ng spiritual gifts at puro gusto mo, mental lang. Sabi niya, kailangan may mga panahon na you pray in the spirit at may mga panahon that you pray with your mind. In other words, sabi ni Paul, may mga panahon sa ating spirituality that it is good that you are in mental control of what's going on. At may mga panahon din na dapat na makidaloy ka na lang, umayon, at mawala ng mental control at hayaan mo lang that the Spirit will lead you. In other words, a little bit of this, a little bit of that makes a balanced person. Eh, ang nangyari sa mga relihiyon, nagkaroon ng extremely conservative churches, nagkaroon ng extremely progressive churches, kaya magkaibang, nagtutunggal ituloy. Pag naging member ko ng kabila, ang utak mo lumiit. Nando ka lang sa kabilang sulok. Pag naging member ko ng kabila, lumiit din ang utak mo, nasa kabilang sulok ka lang. Sabi ni Paul, no. At sabi ni Solomon, a godly person will avoid all extremes, kahit religious extremism. Kailangan may balance. Hindi yung may mga churches, napasali ka, ang hiling magdasal. Wala na ginawa kundi magdasal araw-araw, umaga at gabi. Wala na ibang nagawa. Meron naman ang hilig-hilig sa kawang gawa, puro kawang gawa na lang, wala nang aralan. Meron naman ang hilig-hilig na magkantahan, pagod na pagod ka na, lupay-pay ka na, ayaw pa nilang tumigil ng kakakanta. Nagiging extremist. So sabi, dapat nagbabalance-balance ka. And also in love. Love spiritually and practically. Love the next life and this life. May mga extremist kasi, wala nang inisip kundi yung kabilang buhay, ayaw nang mabuhay dito ngayon. Lahat na lang puro sa kabilang buhay ang iniisip, yung afterlife, yung eternity, lahat na lang ng treasure inilagay sa heaven, wala na tuloy dito makain sa lupa. Extreme. May mga extreme na wala nang inisip kundi end of the world. 2,000 taon na natatakot yung mga tao na mag-end of the world, hindi pa rin nangyari. So dapat meron ka space in your heart na pag nag-end of the world, handa naman ako humarap sa Diyos. At ngayon hindi pa nag-end of the world, hindi mabubuhay ako sa mundong ito. Papagandahin ko yung buhay ko at papagandahin ko ang buhay ng aking kapwa. Alin man ang mangyari, mag-end man ngayon o hindi, I'm okay. Dapat balanced. Yan ang tunay na kalusugan. Kasi kahit sa ating katawan, ang balanced person ay yung balance ng blood niya. Hindi sobrang maalat, hindi sobrang matamis, hindi sobrang ganito, acidic, hindi masyadong ganun. Dapat balanced. At sa spiritual life din natin, balansi ka dapat. Yun ang ibig sabihin ng malusog. Hindi mabuting extremist kahit sa relihiyon. Wala na lang inisip kundi itong isang bagay na ito at napapabayaan na yung mga iba. Mga kapatid, needless to say, to get the most out of life, and Jesus wants us to have a full life, diversify. God is God of diversity. Look at creation. Hindi naman ginawa ang mundo na puro desierto, hindi puro dagat, hindi puro basa, hindi puro tuyo. Iba-iba. Hindi nilikha na lahat ng halaman ay para sa desierto, meron ding para sa mga gubat, merong para sa mga tuyo at merong para sa mga basang lugar. Diversity. Pati tao, may maitim, may maputi, may katangkaran, may hindi katangkaran, may kulot, may diretso ang buhok. Diverse. Iba-iba. God is God of diversity. Kaya dapat din tayo, may diversity sa ating buhay. Maraming dapat lasang matikman, kulay na makita, karanasan na maranasan sa buhay. Hindi tayo dapat extremist. Huwag ikulong ang isip sa isa lang. God is not God of sameness, but of diversity. So accept and develop your many personalities, your many talents. Hindi ka lang isang personality, kapatid. Marami kang personalidad. Kaya may mga panahon na artist ka, di magpaka-artist ka. May mga panahon na scientist ka, magpaka-scientist ka. May mga panahon na gusto mong maraming kausap, may panahon na gusto mong nag-iisa. Gawin mo lahat yun. Huwag mong ikulong ang iyong sarili at matuto rin tayong makinig sa ating katawan. Kasi sinasabi rin natin ating katawan kung ano ang gusto niya mangyari sa kanya sa araw na ito, sa linggong ito, sa buwan na ito. May mga panahon na ang katawan mo sobrang active o di magpaka-active ka, gawin mo lahat ng dapat mong gawin. Kasi may mga panahon naman na tinatamad yung katawan mo eh. Kung marami ka namang oras na nagtrabaho, may naitanim ka, edi kung panahon ng katamaran, edi magpatimbuang-timbuang ka dyan, magpagulong-gulong, dahil panahon ng katamaran. But earn your right na magkaroon ng panahon ng katamaran
kung napakarami mo naman panahon ng sipag. Kailangan pinagbibigyan natin ng lahat ng yan kasi hindi tayo mga makina. And remember, do not put all of your eggs in just one basket. Kahit sa mga sumisinta, umiibig, huwag lang yung romantic love nyo ang inyong mahalin. Kaya tuloy pagka nawala yan, ayan kayo, nagtitirintas kahit walang buhok. Nakatingin sa kawalan. Pag na-inlove, puro yun na lang ang laman ng utak, no? Mahalin nyo lang, pero huwag lahat. At huwag nyo rin ibigay lahat, lahat, lahat. Kawawa yung kung magbigay lahat, lahat, lahat. Pagka-inalisan ka, nilayasan ka, simot na simot ka talaga. Magtitira. Do not be in any extreme, even in romantic love. At kung mahal mo siya, mahalin mo rin yung sarili. Sabi nga ni Jesus, love God, love others the way you love yourself. Huwag maging simot na simot. Huwag maging extremist. Diversify. At tatandaan nyo, ha, lalo yung mga na-in-love, huwag nyong pabayaan yung ibang tao sa inyong paligid dahil lang na-in-love kayo. Mahalin nyo rin sila lahat sapagkat iba't iba ng kulay, iba't iba ng tunog at hugis ang pagmamahal. Aming Diyos, salamat po. Dahil marami kaming choices. Marami kayong talent na ibinigay sa isang tao, hindi lang isa. Marami kayong ibinigay na mamahalin at magmamahal sa amin. Pansinin namin silang lahat. Bigyan ng mga kaukulang pagmamahal din. At marami kami yung pagkakataon para kumita, Panginoon, maging masagana, huwag kaming umasa lang sa isang hanap buhay, at lalo namang huwag kaming umasa lang sa isang naghahanap buhay, at lahat kami nakaasa na lang sa Kanya. Turuan niyo kaming lahat na maging fruitful, mag-diversify, para lalong gumaan ang aming mga buhay. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan ng mga praktikal na katuruan ni Solomon at ng iba pa, para ikabuti ng ating buhay, at tayo man makatulong sa pagbuti ng buhay ng iba. Lord, as your people reflect on this wisdom of the ages, teach us to apply this in our lives today. Be with the Lord in silent reflection.